No, sarap-sarap magpuri sa buhay na Diyos. Glory to you, Jesus. Tunay na patuloy nating itinataas ang kadakilaan ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, pag naaalala nyo yung ating mga kasamaan, no, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos, ng katubusan, ng kapatawaran, ng pagpapala. Pero nasa ating lahat yan. Amen? Dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, ang gusto kong ibalik nyo sa akin, pag-ibig din. Kaya ang unang-unang utos, sabi ng Panginoon, mahalin nyo rin naman ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yun lang po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Pero napakahirap pong ibigay ng iba. Pero kailangan po nating magkaroon ng desisyon. Lahat po yan ay desisyon lamang. So today, we'll talk about, can Christian be demonized? Ang isang Kristiyano ba ay nadidemonyo? O napapasukan ng demonyo? O naatake ng demonyo? No? Pag sinabi pong demonized, this means to be influenced, to be attacked, or to be controlled. So, merong kategorya yan. Tingnan mo kung nasaan ka dyan. No? We're talking about Christians. Amen? So, hindi to unbelievers. Dahil pag sinabi pong unbelievers, definitely, dalawa lang naman po. Child, if you are not a child of God, you're a child of Satan. Amen? So, dalawa lang po yan. Nasaan ka dito? So, kung ikaw ay isang Kristiyano, ang tanong dito, ikaw ba ay pwedeng madimonyo? Pwede ka bang ma-influensya ng kaaway? Pwede ka bang makontrol? O pwede ka bang ma-attack? So today, ilagay natin nating mga sarili sa presensya ng Diyos na patuloy nating hingin ang kanyang kapangyarihan upang maunawaan natin ang kanyang salita. Manalangin tayo, Ama, sa umagang ito, kami po'y humihingi ng karunungan, pangunawa at bagong kapakayagan mula sa iyong salita sa tulong ng banal na Espiritu. Narito po ako, Panginoon, gamitin mo lamang po ako maging bibig mo para sa iyong salita. At sa oras na ito, aking binibreak ang lahat ng spiritual blindness in this place, in Jesus' name, at sa lahat ng mga taong nanonood ngayon sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus, I break the power of Satan in your life, in Jesus' name, the spiritual blindness and confusion and unbelief, in Jesus' name, I break your power. And thank you, Father God, we believe it is done by faith, Lord. Amen. Amen. No? Huwag po tayong tumingin sa manifestation, just believe. Yung po yung faith. No? Wala kang nakikita, hindi mo kailangan makita, hindi mo kailangan maramdaman, basta maniwala ka. Yung po ang Diyos. Amen? So, ano ba ang example ng demonic influence? So, demonic influence, number one, 1 Timothy 4:1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw, at tayo po'y nasa huling araw na, ang ilan ay iiwan daw ang kanilang pananampalataya. So, ano ang iiwan? Pananampalataya. Eh, ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa salita ng Diyos at paniniwala sa bagay na di nakikita, pero alam mong darating. At siya ay Diyos, the author of faith. Jesus is the author of faith. So, kailangan natin ng faith because He is the author. Jesus Christ. Amen? Kaya ang sabi rito, now the Spirit expertly says that in the latter time, sa mga huling araw daw, some, hindi naman lahat, kundi some will depart from the faith, giving heed to the deceiving spirits and doctrines of demons. So ano ba yung doctrines of demons? Meron palang doktrina ang mga demonyo. Di ba? Paano ba nakakapag-impluensya ang demonyo sa atin? Ganito po yan. Ikaw ay isang Kristiyano. Pag ayaw mo magsimba, ibig sabihin, na-impluensyahan ka na. Pag ayaw mo mag-pray, andyan na, na-impluensyahan ka na. Pag ayaw mo magbasa ng Bible, gusto mo na lang maggala ng maggala, na-impluensyahan ka na. You depart from the faith. Because faith comes by hearing, reading, and doing the Word of God.
eh ayaw mo ng word of God. So, some depart, lumalayo, iniiwan ang kanilang pananalig na hindi natin dapat gawin. At ang sabi rito, yan ay mangyayari sa huling araw. Tayo po ay nasa huling araw na. Hindi lang po huli, tayo ay nasa edge na. No, hindi natin alam kung ilang taon na lang o buwan, pero napakalapit na po base sa mga palatandaan na ibinigay ng Panginoon. Ito lang po ang panahon na talagang dinidikdik na mabuti ang peace treaty. Yun po yung huling sign. At ang usapan po dito, hindi natin alam kung mangyayari ang pirmahan sa April 29, 2014. So, kailangan na po nating dikdikin yung ating mga pananampalataya. Amen? Kailangan na nating mag-search na kung ikaw ay meron pang kasalanan na hindi mo binibitawan, abay bitawan mo na, baka abutan ka. Mahirap, di po ba? Paano pa nakakapag-impluensya ang demonyo? Kapag ikaw ay may kaaway at hindi mo mapatawad. Pag ikaw ay may kagalit, ayaw mong batiin. Daming natawa, no? Ibig sabihin, maraming na-impluensya ang Kristiyano ng demonyo. Ayaw bumati, ang taas ng pride. Kapag ikaw ay meron ng gustong kunin na hindi iyo, ikaw ay na-impluensya na. Pag ikaw ay gusto mo nang tumakbo sa utang, na-impluensya ang kalalo. Pag ayaw mo nang magbayad, huwag ka na magbayad. Ibig sabihin ng demonyo, dyan nasa tabi mo. No? Dahil masama yun. So that's influence. Diba? Yung pandaraya, yung sukli ay sobra, na-impluensya ka na, naghahangat ka na. So maraming paraan ng pag-iimpluensya ng demonyo. So tama ba itong ating pamagat that can Christian be demonized? Yes! At sa totoo lang, maraming Kristiyano ang na-iimpluensya ng demonyo. Ayaw magpakumbaba. Yan, na-impluensyahan ka na. Ang gusto ni Satan, pareho kayo, mataas ang pride. At kita nyo nangyari kay Satan, dahil mataas ang pride, saan siya pumunta? Galing siya ng langit, saan bumagsak? Sa lupa at papuntang impyerno yun. Iyon ang mangyayari sa mga matataasang pride. So, kailangan lang natin, sorry ha. Hindi na ako uulit. Ganun lang, mahirap bang bitawan yung sorry? No? So, bitawan natin yung sorry na yan. Kailangan yung sorry galing sa puso, ha? Hindi yung galing sa, sorry na! Ano, masaya ka na? Ha? Eh, tamong hindi galing sa puso, huwag ka na mag-sorry dahil nakakadagdag ng galit yun. No? Yung sorry may angin, ala, sorry na, ano, masaya ka na, masaya na. Ha? Huwag ka na mag-sorry, nadagdagan lang ang points mo. Nadagdagan lang ang points ng demonyo sa paligid mo. Atin yan, atin yan, atin yan. No? So, maging aware tayo sa pagkilos ng mga demonyo sa pag-impluensya niya dahil ito ay hindi masyadong punado sa ating buhay. So, ngayon, ine-expose natin paano siya mag-impluensya sa Kristiyano. Alam nyo, ang mga unbelievers, yung hindi Kristiyano, hindi niya na yung binabantayan. Alam nyo, binabantayan ng demonyo na ma-impluensya ang tayo. Dahil tayo ay tumaligod na sa Kanya. Pumunta na tayo kay Jesus Christ. Kaya kailangan tayo, mahilan niya pabalik. Huwag kang papayag. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Huwag kang babalik doon. No? Walang kwenta doon sa ating pinanggalingan. Amen? So, paano pa mag-impluensya ang demonyo? 1 Thessalonica 2:18. Ang sabi rito, at nais naming makabalik dyan, sabi ni Pablo, makailang ulit kong binalak, dumalaw dyan sa inyo para mag-Bible study. Ngunit lagi kaming inakadlangan ni Satanas. Yung mga gustong mag-Bible study, minsan naapektuhan ako niyan. Inaabot ako ng antok, hindi ako tumutuloy. Inatamad ako, hindi ko alam, na-influensya ang pala ako, di ba? Kaya hindi natutuloy ang pagpunta. Yun po yun, no? Yung minsan may darating, may lakad. Yan, yun po yung paghadlang ni Satanas. Yun po yung pag-influensya ni Satanas para hindi mo ma-push through ang kalooban ng Diyos. So, ang katamaran ay impluensya po ng demonyo. Naniniwala po ba tayo ron? Amen. Amen. Pwede pang pakibuksan ng ilaw dyan, napakadilim.
So number two, paano naman yung tinatawag na demonic attack? Attack, ibig sabihin, mayroon na itong contact. No? Na-atake ka na. Okay, Epeso 4:26-27. Marami tayo. Ako mismo rito, candidate din ako rito. Sabi rito, kung magagalit man kayo, iwasan daw natin na tayo ay magkasala. Nanay, huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Bakit daw ayaw ipahintulot ng Diyos na tayo ay matulog ng galit at patagalin mo yung galit mo at sama ng loob mo? 27, ang sabi rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo na ikaw ay ma-attack. Amen. Magandang halimbawa po niyan eh. Yan, nanay ko, isa, no? Hindi biglang sumakit daw ang tuhod na maga. At siya po, mabuti na lang po, alam ng nanay ko ang gagawin. Nag-search. Ano ang gagawin? Ano ang nagawa ko? Ayun, naging hapon, nakamura. No? Nabigla, nagmura. No? Bigla tuloy, namaga ang kanyang tuhod. Sa akin, nangyari din po yun. Ako po'y nagalit. Meron akong pinagalit ang isa sa kapatiran. Dahil hindi tama ang ginawa. Pero naparasahan po ako dahil siguro nasaktan ko yung damdamin niya. No? At pagdating ng gabi, bigla akong inubo ng inubo. Bigla akong pagdating ng umaga, lalagnatin ako. Pagdating ng gano'n, alam nyo, nagagad ako kinabukasan. I'm sorry sa nangyari kahapon. Alam nyo, parang hindi kailangan ng gamot. Nag-sorry lang ako sa Lord. Bigla akong lumakas. Umalis yung demonyo. Bakit? Eh, nag-sorry ako eh. Nawalan siya ng pagkakataon na ako'y atakihin. Pero nagsisimula na siya. Habang tumatagal, kaya sabi ng Panginoon, pag nagalit kayo, huwag niyong antayin na lumubog ang araw, nagalit pa rin kayo. Eh, tulog ka na. Lumubog na araw nun. Dahil gabi na. Kaya sabi ng demonyo, halika, hindi yan nagpatawad. Nagalit yan kanina. Natulog. Nang hindi nag-pray at hindi nag-search bago matulog. Kaya napakahalaga po, bago tayo matulog, kailangan magsisi ka. Mag-search ka, Lord. Meron ba akong nagawa na mali dito sa buong maghapon o nasabing masama? No? Minsan kasi hindi natin yan nalata ako. Hindi ko nakalata. Akala ko nasa katwiran pa ako eh. Pero ako na-apekto. Diba? At ako'y talaga nag-sermon Huwebes, Biyernes, Sabado, no? Dahil iba't ibang araw ko nakita yung mga taong yon. Pero sila, mas malaki ang parusa dahil atakbo. No? Nakipag-usap. Hindi tumubad sa usapan, tumakbo. Ayun, nabalinga nga ang paa. Hanggang ngayon, umuntik pang humampas yung ulo sa poste. Sabi niya, hindi na ako uulit. Ayoko na. Iba't iba ang manifestation ng attack. Ito po yung demonic attack. So, kaya sabi, can a Christian be demonized? Yes! Dahil sa mga ugali natin, sabi ng Diyos, pwede naman kayong magalit, pero huwag naman kayong magkasala. Eh, nagmura. Eh, di nagkasala ka. Attack! Attack. Kaya sabi ng nanay ko, mabait na ako, magpapakabait na ako. Dahil biglang namaga. Ibig sabihin, yun po yung sinasabing attack. Kaya yung iba po, yung nagkakaroon ng heart attack, yan po yun. Na kinabukasan, hindi na nagigising. Inatake. Patay. Eh, kaysa mangyari sa yun, pwede naman lumuhot. Libre naman yun, walang bayad. No? Mag-sorry ka, no? Kailangan lang naman natin magpakumbaba. Amen? Minsan, ang nagpapahirap doon yung pride. Na kailangan wala tayong pride. At napakahirap po na pag nagkaroon po ng pagkakataon ng Diablo. Alam nyo, yung bang pagkagalit natin, di ba sabi, huwag nyong bigyan ng pagkakataon ng Diablo. Ibig sabihin, pag nakapasok siya sa'yo, no? Kaya pag nagkaroon ka ng sakit, pag yun ay tumagal yung galit mo na hindi mo na-deal, magkakaroon ng komplikasyon yan, sisirain niya ang katawan mo. May komplikasyon sa atay, may komplikasyon dito sa bato, hanggang lahat, sisirain po yung sistema mo. Kasi hindi mo nadideal. Nakita po natin doon sa opening kanina, apat ang klase ng pagpaparusa ng Diyos. Digmaan. Di ba? Kaya pala sabi ko, kaya para nagkakaroon ng digmaan sa Mindanao. No?
Kaya pala, ano ba yung digmaan sa pamilya? Yung away-away, nagdidigmaan. No, yung mga gangster, mga fraternity, ang gusto laging warlord sila. Taggutom, karamdaman, mababangis na hayop. Yun yung mga natuklaw ng aso, namatay. Natuklaw ng pusa, ahas, di ba? Parusa po pala yan ng Panginoon. Kaya napakasarap po nang nasa Panginoon. Tayo po ay inaayos ng Diyos sa loob, huwag sa labas. Kasi ang labas po madaling magkunwari eh. Eh dito po nakatingin ng Diyos sa puso, hindi po siya pwedeng dayain ng kahit sino. Amen? Napakabuti po ng Panginoon, no? At yung may kwento ko lang po itong aking asawa, no? Huwag ka magagali, Papa. No? Ang asawa ko po ay laging madaling magalit. At lagi po namin yung pinagsasabihan, ako, mga anak ko, no? Ayaw niya makinig. Sasabihin lang niya, oh, sige, nagbabago na ako eh. Babago na ako eh. Mamaya, pag nagsalta kami, galit na naman. Eto ngayon, ang aking anak na bunso ay dinaan. Dito nang usapan Diyos sa kanya, no? Sa panaginip. Sabi niya, Mama, napanaginip ko si Papa. Ano, andun daw sa 13, meron dong buwayang malaki na nakatingin sa kanya, nanlilisag ng mata. Inaantay lang siyang sakmalin. No? Ito po yung galit. Na, alam niyo po ba, yung galit, yung bandivar, yung katulad na nangyari kay Jonah, nung siya ay nilunok, yun ang ibig sabihin ng devour. Gusto kong lapain. Diba? Kaya sabi dito sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Meron siyang hinahanap. Sino hinahanap niya? Yung laging galit. Gusto niyang ano, lapain. Pag sinabing lapa, talo. Ito yung attack. No? At praise the Lord, dun sa panaginip na yun, alam kong galing sa Diyos, nga ang sabi, ang buhaya, hindi siya kinakagat, pero nakakaantay. Nakatingin, ang lilisig ang mata sa kanya. Waiting lang yung buhaya. Sabi ko, ang buhaya, demonyo yan, Papa. Nag-aantay na ikaw ay sakmalin. Buti sana kung sakmal. Pag sinabi pong devour, ito po ay lunok. Ibig sabihin, talo ka. Aatakihin ka to. Pwedeng, paano yung pag-atake niya? Pwedeng isang sakit at karamdaman, pwedeng stroke, ganyan, yung hindi ka makakano. So, mahirap, no? Ugali lang. Pero kailangan natin ayusin. Kaya itong topic na to, alam nyo ba, ayoko ituro ito? Pati ata ako, na-demonize din. Ayoko rin ituro ito eh. Gumagawa ako ng sarili kong mensahe, pero talagang pagka ginusto ng Diyos, nagtanong ako, tapos hindi ko sinunod. Hanggang sa hindi ko sinusunod, pati ako na-demonize. Dahil sa dami ng tao lumalapit sa akin, dahil hininto ko na ang pagpapautang, ang daming namang utang ng utang. Nagkaroon tuloy ako ng isip na ituloy ko na lang kaya. Kaya nagkaroon kami ng meeting kagabing bigla. No? Tapos sabi ko, mukhang na-demonize yata ako ah. Sabi ko, ganun. Ako yung mayroong gantong mensahe, ako yung nauna na ini-impluensyahan, nasirain yung aking covenant sa Panginoon. Kaya nung kami nagkaroon ng meeting kagabi, nag-pray ako, no? Sa prayer pa lang, nangusap na sa akin ng Diyos, ipinaalala sa akin yung mangangaral chapter 5. Na kung ikaw ay mangangako sa Diyos, tuparin mo. Kasi pag hindi mo tinupad ang pangako mo sa Diyos, galit na galit daw dyan ang Diyos. So di magagalit sa akin ng Diyos. Kawawa pati kayo. Sabi ko, hindi na lang. Hindi ko bibigyan ng tagumpay ang demonyo. Tama yung sabi ni Han. Sabi niya, ate, tingnan mo naman yung mga lumalapit sa'yo. Magagamit lang yun ng Diablo eh. Bakit? Tingnan mo ang buhay ng mga lumalapit sa'yo. Puro nagmamakaawa yan. Ang tinatouch sa akin ay yung emotion ko. So, ito yung lesson na makukuha natin. We must not make any decision according to our emotion. Diba minsan tayo na-demanda, bakit? Nakakaawa eh. Yun yung emotion. Pinapairal natin yung awa. Later on, ikaw ang nakakaawa. Kasi nag-guarantor ka ng utang kasi nakakaawa eh. O later on, ikaw nakakaawa. Yun yung emosyon. Kailangan natin mag-decision tayo according to the Spirit. Ano ba yung Spirit? Ang sabi, ito, the Word of God. Nang sabi ng Diyos, huwag kang gagarantor sa utang na hindi mo utang. Yun yung decision according to Spirit. Amen? So kailangan nating matuto.
para later on hindi tayo mahulog sa tukso. So yung divorce like swallowing Jonah entirely, no? Nilunok siya. Bakit? Bakit nalunok si Jonah? Ito ay pagpapakita sa atin ng example na itong si Jonah, isang propeta. Sabi, punta ka sa doon, sa Ninibe. Hindi, pupunta ako ng Tarsis. O, diba, ayun, nangyari sa kanya, nilunok ng isda. Bakit? Pasaway. Meron pala nag-aantay na balyena sa kanya, nilunok siya ng buong buo. Nasa loob na ng isda, andun pa siya sa puso ng dagat. Ganong kahirap yun? 3 days. No? At hindi lang yun. Meron pa nakapulupot na baging daw sa leeg. Eh, kaya sabi ni Jonah, buti na lang, nung mapapatid na raw ang kanyang hininga, no, sabi niya, Panginoon, patawad, susunod na ako. Aba, himala, biglang tumaas ang isda at dinala siya dun sa dry land, ibinuga siya. Gusto niyo bang matulat pa kay Jonah na isang bulate na lang ang hindi pumipirma bago ka, Lord, susunod na po ako. Gusto mo ba yung ganon? Hilahod ka na bago ka mag-Lord-Lord dyan. Hindi naman tayo mananalo sa Diyos sa totoo lang. The will of God will still prevail. Kahit anong takbo mo dyan, alam mo, pag ayaw mo, hindi ka naman pipilitin. Kaya lang, dilubyo ang buhay mo. Merong pipiliing iba ang Diyos para gumawa nung ipinagagawa sa'yo. Amen? So, just choose to obey. 1 Timothy chapter 3, 6-7. Ito para sa mga workers, pastors, leaders, and worship team. Sabi dito, kailangan siya'y matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangan siya may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kasi minsan pagkabago pa lang, in-appoint mo, naging leader. Tapos ayun, conceited na, mayabang na. Ito yung, kaya sabi, kailangan pag umuha ka ng leaders, kailangan matagal ng mananampalataya. Kasi baka umiral yung yabang, yari ka. Hulog ka sa bitag ng kaaway pag ikaw ay naging mayabang na. Amen? So yung mga mayayabang, kumare at kumpadre yan ng Diablo. Kaya dapat hindi tayo nagyayabang. Diba? So, number 3. Pangatlo, ano ba yung demonized na isa? Ito yung pinakamatindi. Demonic control. Ibig sabihin, demonic invasion. Ibig sabihin, natalo ka na. Nung una, influensya lang. Nung pangalawa, nataka, no? Na pwede mo pang i-rebuke-rebuke yun at mag-repent ka lang. Pangatlo, itong nakakatakot, control. Ito yung nagkakaroon ng demons possessed. Na-control ka, ibig sabihin, natalo ka. Ano example dito? Katulad nito, no? Gawa chapter 5, verse 2 and 3. Ito po ay mag-asawang si Ananias at si Sapphira na namatay. Bakit sila kaya namatay? Sabi rito, subalit nagsabwatan ang dalawang Kristiyano mag-asawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? Nangupit! Binawasan ng sukli, binawasan ng pinagbilan ng bahay na pinangakong buong-buong ibibigay sa Diyos. Makinig, ang mga mahilig mangupit. Sabi rito, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan? Yun, ang pinagbilhan mo ng lupa. Ano nangyari? Alam nyo bang namatay ang mag-asawang yan? On the spot, dead. Yung dalawang mag-asawang yan, basahin nyo na lang sa Gawa chapter 5, yung buo. No? So dapat hindi tayo, ito sinasabing demonic control, na-control na sila, na-settle na sila kasi nagsabwata na sila. Nag-agree na sila, huwag kang aamin ha, basta sabi mo ito lang pinabili natin ha. Eh kaso, spirit-filled si Pedro, sinabi ng banal na espiritu sa kanya. Binigyan siya ng chance na tanungin, ito lang ba ang binagbilhan? Opo, yan lang po. Kaya sabi ni Pedro sa kanya, bakit kayo nagsabwatan? Bakit kayo
sinungaling sa banal na espiritu. Pak! Namatay. On the spot. Ito po ay New Testament, gawa. No? Dito lang po nagsisimula ang church. Okay? So yung mga nangungupit, mahirap pag ang nagtanong sa inyo, spirit-filled, at kayo nagsinungaling, baka kayo matumba. No? 1 Samuel chapter 9, verse 17. Ito naman po ay si Saul, no? Makikita ninyo, si Saul, siya po ay pinili na maging unang hari ng Israel. Siya po ay anointed. Kumbaga, Kristiyano, pinili. No? Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel. So, si Yahweh mismo nagsabi kay Samuel, Propeta Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. At ito po ay si Haring Saul. Pero, ano ang nangyari nung hari na si Samuel, si Saul, ano po nangyari? Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit, no? Doon, pagkatapos ng digmaan, labis niya itong ikinagalit. Sabi niyo nga, ikinagalit. At sinabi niya, nilang 10,000 ang pinatay ni David, at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. So, nagkakaroon na siya ng galit, tapos ano, nagkakaroon ng selos sa kanyang tauhan. At ang sabi ng verse 9, mula noon, naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Lahat na ng move ni David, ginaganyan na niya. Mainit na ang kanyang mata dito kay David. Bakit? Diba? Dahil marami siyang napapatay na kalaban. Pero tauhan niya to. Kaya nang pag kumakanta yung mga sundalo, no, ang nabibigyan ng glory ay si David at hindi siya. Eh, siya ang hari na pinili ng Diyos. Pero tingnan nyo, no, ano ang nangyayari kapag ikaw ay nagagalit at naiinggit o nagseselos? Delikado ka. Dahil sabi ng verse 10, kinabukasan, si Saul ay muling ginambala, pinasukan ng masamang espiritu at naging parang baliw. Ganyan ba mga asawa nyo? Ha? Kapag nagagalit na, nagseselos na, mamaya mukhang baliw na yan dahil nakagano na yung buhok niyan. No? At dahil baliw na, no? Buti na lang si David, maganda pa rin ang ginagawa sa kanya. Sabi, kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw, sinasaniban kasi si Saul. Dahil meron dito sa puso, no, na-attack na siya, dahil nagalit na siya, may selos, hindi niya nadidil. No? Kaya nangyari, tulad ng ginagawa niya araw-araw, hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at anong ginawa ni ano ni Haring Saul? 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin, ngunit parehong nailagan iyon ni David. Kaya pagka ang asawa niyo nang babato na, no, big sabihin may sanib na yan. Na. Tingnan niyo mukha, parang baliw na. No, pati silya, bubuhatin sa'yo. Pati may sawa! Gaganyan na sa'yo. Naging incredible hook na, naging iba na anyo. No? Kita nyo yung mga nakapatay. Minsan yung pinakikita sa atin sa TV, no? Totoo yun eh. Kasi ako nakakita na ako ng natural na talagang galit na galit. Alam nyo sa DSWD, sa munisipyo, ayan, kasama kong kumari ko, nanlilisik talaga mata, kulay pula. Talagang nakaganon sa akin, no? At pag binabanggit ko ang pangalang Jesus, lalo siyang galit na galit. Talagang tumatayo siya, gusto niya akong atakihin. So, totoo, ito na batang ito, nalaman ko sa DSWD na ano doon, ay napakarami daw sama ng loob at galit. Na hindi niya alam itong salita ng Diyos na ito'y nangyari na nga kay Haring Saul eh. Kaya, ang Diyos is the same, no? Alam niyo ba na ang Diyos mismo ang nagpadala ng masamang espiritu rito? Dahil makikita niyo sa English version, ang Diyos mismo nagpadala ng masamang espiritu mula sa Diyos nakalagay. Kumbaga, ay, demonyo, atakin mo nga to. Ang dami-daming galit, ang dami-daming selos at inggit sa puso. Kaya ayun, napasukan siya. Kaya napoposes. No? Yung sama ng loob, kailangan alisin. No, di ba na? Rajin. Kaya kita nyo, kaya kayo napoposes. Kaya totoong-totoo ito eh, no? At yan mismo nakikita ng dalawang mata natin dito sa church na ito. Kaya siya nagkakaganon, tinatanong ko siya after ng deliverance.
Bakit? Sabi niya, masama raw talaga loob niya sa mama niya. No? So, yung galit andito. Kaya yun ang nagiging dahilan, kaya parang baliw minsan. Ba, isipin mo, parang di ka naman ahas, parang kang ahas dyan. Di ba? Naglalakad ka ng wala sa sarili, sigaw ka ng sigaw. So, yun yung parang baliw. Dahil nga, nagkaroon na ng demonic control na hindi natin dapat ginagawa. Amen? Kayo ba'y natututo? Amen. Okay, tingnan naman natin itong Lucas, chapter 13, verse 11. Meron daw isang babae doon na 18 taon nang may karamdaman sanhi ng isang masamang espiritu. So may sakit dahil daw sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi makaunat. Verse 12, nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, magaling ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae at noon din naibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Ang sabi, ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas. So kaya pala kuba, ay ginapos pala ni Satanas. Ilang taon? 18 years. 18 years, hindi ba dapat siyang kalagan kahit nasa araw ng pamamahinga? So nakita niyo, ito ay hindi lang kuba. Pwede itong diabetes, pwede itong high blood, hika. Ilang taon ka na nakagapos sa sakit na yan? Ba't hindi kayo makawala? So, kailangan po nating mag-search. Ang daming example, maganda example na i-guide ninyo itong istorya ni Saul. Nagkaroon ng galit, nilihim niya, nagkaroon ng inggit, andito lang, kaya yung possess na. Kaya kailangan nating linisin ang ating puso. Magpatawad ka, no? Lahat yan i-release mo sa Panginoon. Mahirap gawin. Pero sa tulong po ng banal na Espiritu, sabi mo lang, Holy Spirit, gusto ko na pong mawala yung galit sa puso ko at sama ng loob ko. Matagal na to eh. Ako lang nakakaalam nito. Hindi ko alam, alam mo pala. No? At ngayon, nagdidesisyon ako sa araw na ito. Pinapatawad ko na siya. Tatayo ko na magalit sa kanya. Paltan mo po ng pag-ibig ang aking galit. No? Paltan mo po ito, Panginoon, ng pagpapakumbaba na matuto kong mahalin yung pinagseselosan ko, yung kinaiinggitan ko. Tulungan niyo po ako makipagkaibigan sa Kanya. Di ba? So, yung pong ganyan, para hindi po tayo maigapos ni Satanas. Gusto niyo ba ng gapos? Ayan, gusto mo maintain. Kaya mini-maintain mo lang si Satanas sa'yo. Nak-maintain lang siya. Hindi po na may maintain si Satanas. Kailangan mo yan. Palayasin mo yan. Paano siya lalayas? San sabi, huwag mo raw siyang bigyan ng pagkakataon sa iyong buhay. Yung galit, isara mo. I-release mo yan. Kausapin mo yung tao. Usually yan, asawa mo. Alam mo bang napakadami kong sama ng loob sa iyo? O sige, ano-ano, sabihin mo. Sabihin mo na lahat. Umiyak ka sa kanya, ganun. Tapos isettle nyo. Alam nyo, magiging masaya po kayo. Kesa naman bumili kayo ng bumili ng gamot. Mine-maintain mo. Di mo alam si Satanas, naka-maintain din sa'yo. Any moment, pwede kang atakihin. Pwede kang mamatay dahil pinatagal mo yung kasalanan. Hello? Kayo magagalit sa akin na I'm just teaching the truth. Sabihin nyo, ganyan ba rito? Oo, ganyan dito. Ine-expose namin lahat ang gawa ng Diablo. No? Kasi ako po, napakatagal kong Kristiyano, hindi ko po to alam. Kaya ako, yun, Kristiyano kong Kristiyanong simba, uwi, for 20 years, walang natutunan. Bakit? Sarado kasi ang puso ko, sarado ang utak ko, kahit may mensahe, hindi ko naiintindihan. Bakit? Punong-puno ng sama ng loob. Punong-puno ng galit. At hanggang sa natuklasan ko po ito, sabi ko, wala palang pakinabang to, kundi demonyo sa katawan mo. Di ba? So kailangan na lang po natin, pag gantong natuto po tayo, isagawa po natin ang ating natutunan. No? And last, ito po yung lalaki na mayroong 6,000 demonyo sa katawan. No?
Ang sabi rito, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. And take note, 6,000 demons po ang nakatira sa katawan ng lalaking ito. Verse 3. Ang lalaking ito'y nakatira sa libingan, hindi na siya maigapos kahit panikala pa ang gamitin. Bakit? Eh, 6,000 demonyo nga eh. Alam nyo ba ang isang anghel? Kasi po ang demonyo ay anghel po yan. Malalakas po yan, malalaki. No, mga 9-footer, 13-footer, ang ganun po laki nila. Eh, isa lang sa iyo, di ba? Napakalakas na. Eh, 6,000. Kaya kahit igapos siya ng kadena, wala na. Kaya nga po, ang ginagawa sa kanya, andun na siya sa sementeryo na nakatira. No? Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito at wala nang nakakapigil sa kanya. Praise the Lord. Meron pong nakapigil sa kanya sa isang salita lang nangyari, no? Ang sabi rito, araw gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at kabundukan at sinusugatan din niya ang kanya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So tingnan yung mga adik-adik, kukuha ng ano, oh. Yun, mga poses, no? Pati mga rugby, sinisinghot, tinatapalan, may butas yata doon sa loob, kaya nilalagyan ng rugby, bulkasil. Diba? Kasi nga wala na sa sarili. Ilang demonyo kaya nandun sa mga yun? Every time na natetake po kayo ng sigarilyo, ng shabu, no, marijuana, padagdag po ng padagdagan demonyo dyan sa katawan po ninyo. Hindi nyo dapat yung ginagawa. Okay? Pero verse 8, hallelujah! Nagkaroon po sila ng encounter ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sinabi niya ito sapagkat inutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Wow! Walang taong makapigil daw sa kanya, hindi siya maigapos. Nagsisigaw siya, pero wala na raw tao na kahit pinakamalakas na tao, wala na makapigil sa kanya. Pero tingnan nyo, nagkaroon sila ng personal encounter ni Jesus Christ. Ano lang sabi ni Jesus? Oy, masamang espiritu, alis! And right away, umalis po yung masamang espiritu. And verse 15, ano nangyari? Dahil umalis yung masamang espiritu. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo, nakaupo, so hindi gala ng gala, nakadamit, so hindi nahubad, at matino na ang isip, at sila ay natakot. Aba, natakot nung tumino ang isip. Pero nung poses, hindi sila natakot. Alam nyo ba kung bakit? Lahat pala sila dun sa lugar nila, poses. Kaya lang mas marami yung lalaking yun. Kaya nung nakita nilang matino, nakaupo, nakadamit, natakot daw sila. Bakit? Naku, nakalaya na to. Nung matindi to, dahil baga, limbawa kayo lahat, poses. Ako, nakalaya na, no? Masasama na ngayon ang tingin nyo sa akin, natatakot na ngayon. Hindi kayo kaya natatakot, yung demonyong nasa inyo ang natatakot. Ganun po yun. Amen? Amen. Kaya kailangan natin, ang sabi, pagka hindi na poses, ano? Matino ang pag-iisip. Isip. Number one, minention yung matinong isip. Dahil sa totoo lang po, pag po wala kayong sa ayos ang inyong isipan, eh sabihin, ang trabaho po kasi ni Satanas ay bulagi ng ating isip, hindi mata. Isip. Kaya minsan nagdilim ang paningin ko, pati ang isipan ko. Kaya nakapatay, nakarape. Okay? Worship team, please come forward. Pwede po tayong tumayo, no? Ngayon sa umagang ito, no? Natutunan na po natin yung demonic influence, demonic attack, and demonic control. So, alam nyo kung sino kayo dito sa ating pinag-aralan. No? Isa lang po ang hindi kayang pigilan sa atin ng kaaway, pagsisisi. Paghingi po ng tawad sa Panginoon. Pag-release ng mga sama ng loob, galit at poot. Alisin mo yan. Hindi po yan makakabuti sa iyo. Amen? So habang kumakanta po ang worship team, no? And then after this, magko-communion po tayo. Move. Pastor.